Thank you.
Thank you.
Hinabol sila ng mga Egyptians, ng mga sundalo ni Pharaoh, at nung sila ay nasa ilang, wala na silang mapuntahan dahil sa harapan nila ay Red Sea. Sa kanilang mga tagiliran ay bundok at sa kanilang likod ay mga sundalong gustong pumatay sa kanila. Wala na silang ibang mahingian ng tulong at sinisi nila si Moses. Sabi nila, Moses, dinala mo kami dito sa ilang para patayin. Nasaan yung pangako ng Diyos na sinasabi mo? At sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. And you know the story, what happened? God parted the Red Sea at yung mga Israelites tumawid sa gitna ng dagat na ginawa ng Panginoong Diyos na kalsada. Sa buhay Kristiyano natin mga kapatid, may mga sitwasyon na dadalhin tayo ng Panginoon sa sitwasyon na sukol na tayo. Wala kang ibang malapitan yung mga kaibigan, kapamilya, sa harapan, sa likod, sa kagiliran, wala kang ibang malapitan at wala ka ng ibang magawa kundi tumingin sa taas. Marami tayong mga tanong, marami tayong minsan magtatanong tayo sa Panginoon, pero sabi nung kinantanang ko ay, if you cannot understand, bow the knee. Kneel down and pray and submit to the will of God. Because the Bible says, for we know that all things work together for good to them that love God. To us that love God. Now let us all stand up as we read the text, our text this morning, sa John chapter 3. Mag-umpisa po tayo sa verse 26. Maiksi lamang po ito. John chapter 3 verse 26 hanggang 30. At basahin ko po, pakisundan lamang po ninyo yung mga walang dalang Bible. Although I encourage everyone to always bring your Bible, i-highlight ninyo yung mga verses na babanggit natin para sa inyo mga personal na devotion. I will read and you follow it sa screen or sa Bible na hawak-hawak niyo. Verse 26, and they came unto John, referring to John the Baptist, and said unto him, Rabbi, he, referring to Christ, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptized, and all men come to him. 28, John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore, is fulfilled. 29. He, Christ, must increase, but I must decrease. He must increase, I must decrease. Let us pray. Our Heavenly Father, we offer to you our worship and praises today. I pray, O God, that this worship, our singing, our giving, the preaching of thy word, may it all be done for your glory and honor. O God, I pray for my brothers and sisters who might be experiencing or undergoing trials and troubles. O God, I pray for grace and mercy. Lift them up, O God. Give them strength to go through the storms of life that you allow them to experience in order for them to become strong in their faith to you. We pray, O God, that you forgive us of any sin that we have done in words, in thoughts, in words. Forgive us, Lord. Continue, O God, to bless each and every one of us and continue to use us to faithfully serve you. Thank you, Lord, for the presence of these brethren this morning. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. I entitled the message this morning, He Must Increase, I Must Decrease.
Si John the Baptist, ang huling propeta sa Old Testament bago pinanganak at dumating ang Panginoong Jesus. He is the last prophet. Siya yung tinutukoy ni Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 40 verse 3 noong kanyang sinabi, "The voice of him that is John the Baptist that cried in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight the desert a highway for our God." Remember, he is referring to Christ because he is the forebearer of Christ, and Isaiah called him God in this verse. "Make straight in the desert a highway for our God." Amen. Now, notice that Christ himself declared in Matthew chapter 11, verse 11, that John the Baptist was greater than any other Old Testament saint or prophet. Mas tanyag siya kaysa kay Enoch, kaysa kay Abraham, kaysa kay Moses, kaysa kay Samson, kaysa kay David, and any of all the prophets. John the Baptist was greater than all the heroes of faith listed in Hebrews chapter 11. Ang isa-isa dyan. He was a bold, powerful, effective preacher that thousands of people came to him to be baptized by John the Baptist. Sa chapter 3, verse 5-6, ito ang pagkabanggit. "Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins." Ganon ka-effective ang pangangaral ni John the Baptist. Talagang marami ang sumunod at naniwala sa kanya. Iba-ibang klaseng tao. Fishermen, soldiers, publicans, Pharisees, Sadducees, who were the elite religious groups during those times. Pero dumating sa punto na itong mga tao na nakikinig sa pangangaral ni John the Baptist, ibinigay sa kanya yung paghanga. Yung admiration, it was attached to John the Baptist. At nung dumating ang Panginoong Jesus, marami at mas marami ang lumalapit sa ating Panginoon. Kaya yung mga disipulo ni John the Baptist, lumapit sa kanya at nagsabi sa kanya, sa kanilang naobserbahan, na bakit mas marami na ang lumalapit kay Jesus Christ kaysa kay John the Baptist. Sa John 3:26, ito ang pagkasabi, "And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptized and all men come to him." Mas marami lang tao umupunta sa kanya, but the response of John the Baptist is this. It was a response of humility. It was a response of humility. It's a verse 30. "He must increase, I must decrease." Dapat siya ang maitaas at ako ay maibaba. And then when Jesus came, nakita sila, nakita niya si John. Ito ang sinabi ni John sa ating Panginoon sa chapter 1 verse 29. John 1:29. "The next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." That was his message. He did not promote himself. He did not exalt himself. Pero ang sabi na, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." From the time of John the Baptist up to now, the principle never changed. Lahat ng paglilingkod na ginagawa ng mga anak ng Panginoon na kagaya ni John the Baptist, it must be the promotion of the glory of God. Now, number one that I want us to remember this morning is this. Number one, we must understand that Christ is Lord. Amen. He is Lord. So verse 28, "Ye yourselves bear me witness that I said, I am not Christ. I am not the Christ, but that I am sent before him." I am not the Christ. So, John the Baptist did not desire or did not aspire to receive the honor and praise from man because he knows that he is not the Christ. There is only
only one Christ, there is only one Lord, and that is no other than the Lord Jesus Christ. Amen. In the church, honor must not be given to the pastor. Honor must not be given to any member. Wow. Honor must be given to the Lord our God, because Jesus is Lord. Amen. In this pulpit, I want you to remember, I will never require double honor from anybody. Amen. Kung iyan ang palaging narinig sa mga pulpito ng iba, in this church, I never aspire double honor. Because I believe that double honor or honor is not required. Right. That is freely given. Because ang honor ay ibibigay natin yan sa Panginoon. Right. Kahit sa mga anak ng Panginoon, mga mananampalataya. John the Baptist acknowledged that Jesus was greater than him. Sa verse 29, chapter 1, ang sabi niya, the next day, John seeth Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me, for he was before me. Alam niyo po, sa New Testament, ang salitang Lord ay nabanggit ng 3,322 na beses sa 3,058 na verses. That word, Lord. Sa dictionary, ang definition ng Lord ay ito. As a person, Lord is a person who has authority, control, or power over others. A master, a chief, or ruler. Now, with this definition in mind, making Jesus Lord means you are giving him authority, I am giving him authority, control, and power over my life and over your life. If he is the Lord of your life, siya ang pinaglilingkuran natin, siya ang itinataas natin. Now, my question is this, is Jesus your Lord? Amen. In the first place, is Jesus your Lord? Is Christ the Lord of your life? Amen. Lahat ng mga anak ng Panginoon dapat, Jesus is the Lord. Even those people who refuse to recognize that Jesus is Lord, the Bible says time will come that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Whether they accept it or not, Jesus is Lord. Amen. At tayong mga anak ng Panginoon, tandaan natin, in this life, everything must be for the glory of God because He is Lord. Amen. He is the Lord of our lives. Now, number two, we must understand that everything in the ministry is about Christ our Lord. Right. It is all about Christ our Lord. Sa verse 28, ulitin ko, sa John 3:28, ang sabi niya, Ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before Him. John the Baptist recognized in the faces of His people that He is not the Christ. He did not grab the opportunity to make Himself known kahit sila ay hinahangaan ng maraming tao dahil nauna siya sa Panginoon Jesus. He is a forebearer of the Lord Jesus Christ. In the business world, in the political world, people are talking about who the best is. Ang pinag-uusapan ng mga tao sa business world, kung sino mas magaling. Sa power niya, alam niyo ba si Steve Jobs? Steve Jobs, yung founder ng Apple Computer, nagsalitaan, nag-umpisa siya bilang technician ng Atari Company. At itong Atari, pioneer ng video game industry. Merong kaibigan si Steve Jobs na ang pangalan ay Steve Wozniak. Steve Wozniak, naka-imbento ng simple lang na personal computer. At Steve Jobs, both of them, at yung kaibigan niya na si Steve Wozniak, they offered the design of the personal computer to Atari Company. But Atari turned down their offer. Ang ginawa ni Steve Jobs, umalis sa Atari as a technician, and he started his own home business to produce and market the new product, yung personal computer.
He chose the name Apple for the new business, and it went on to become a roaring success, leaving Atari far behind. Natalo ang Atari. Yan ang business. Pagalingan yan. Kayong nagtatrabaho, nag-opisina, pasipsipan, di ba? Sa opisina, sirakan yan para makaangat. Yung tinatawag natin na trap mentality. That is in the world of business. But in the Lord's world, hindi po ganon. Ang sa atin, ang palagi natin ipinopromote, lahat ng gagawin natin ay ang Panginoon. Ang Panginoon. Now, I had a friend na kasabay ko na nagtrabaho sa isang opisina. Dating vice mayor, nilabanan niya yung kanyang mayor itong nakalang eleksyon. Natalo niya yung kanyang mayor, siya ang mayor ngayon. Kasi in the world of politics, ganun din yan. Yung mga konsehal, yung mga vice mayor, siyempre ina-aspire natin yung pinamataas na posisyon. Ang masama, meron akong classmate, number one na konsehal, nag-aspire na magiging mayor, hindi pa nag-uumpisa ang eleksyon, yun ang boss, patay. That is in the world of politics and business, but in the Lord's world, our aim is to glorify and is to exalt God. Yan ang pagkakaiba mga kapatid. In the world of the Lord, ang objective natin ay hindi para pagalingan ang bawat isa sa atin. It is to accomplish the best things for the glory of God. To complement each other. Merong isang pastor sa London ang pangalan ay F.B. Mayer. Ito si F.B. Mayer ay siya yung sikat na pastor noon sa London. At bilang isa sa pinakamalaking attendance every Sunday, thousands of people throng to his church to attend and listen to him preach. At bigla-bigla na lang na may taga-probinsya na 21 years old na preacher na dumating sa London na pumalit sa isang matandang pastor na namatay, malaking church. Pero ang kinawag nila na maging pastor ay isang probinsyano, 21 years old, ang kanyang pangalan ay Charles Haddon Spurgeon. At noong siya ay dumating sa London, thousands of people line up to go to the church of Charles Haddon Spurgeon to listen to him. Hanggang sa walang stadium, walang coliseum na magkakasya sa mga tao na gustong makinig kay Charles Haddon Spurgeon. At ito ang sinabi ni Dr. F.B. Mayer, noong nangyari yun, I quote, ang sabi niya, when that boy, Charles Haddon Spurgeon, came to London, and people began to attend his ministry by the thousands, I felt in my heart envy. I got down on my knees, and I began to pray for that young boy, Charles Haddon Spurgeon. And I thank God for the spirit of prophecy that rested upon him. And I pray God that he would give him more power and greater ability and more burning unction from above. And God bless my prayer. And he took out of my heart all envy. And he took out of my heart all jealousy. Sa ministry, mga kapatid, hindi pagalingan. Sa ministry, kung ano yung the best para sa Panginoon. We complement each other. Alam nyo, sa mga anak ng Panginoon, kagaya natin, iba-iba yung gift at talent na binigay ng Panginoon sa atin. And we must use those talents for the glory of God, not for personal gain. I do not preach here to be recognized. If someday we have a preacher who can preach the gospel better than me, I will use that man. Sa ministry, kung gusto natin itaas ang Panginoon, insecurity, jealousy, envy is the character of God's children. Itaas natin ang Panginoon. Kaya dito sa church natin, as early as last year, we already trained preachers. At ako'y natutuwa kung ano man ang magiging pagkadamit ng mga preachers natin. Praise be to God! Amen.
Praise be to God. Mayroon isang pastor sa Scotland, ang pangalan ay Robert Murray McChinney. Habang siya ay pumunta sa Hungary at sa Romania para sa isang conference, nagkaroon ng napakagandang revival sa kanyang church. Pero si Dr. Robert Murray McChinney, hindi siya nagkaroon ng sama ng loob that he wasn't the one preaching when revival broke out. He was just glad that the Lord's people had been revived. So we must always understand that everything is the ministry, in the ministry is about Christ. Tandaan po natin mga kapat, it is all about Christ. He must increase. Attorney Lapid must decrease. He must increase. You must decrease. Kung hindi man napapansin yung mga nagkatawan natin, He must increase. We must decrease. All glory belongs to Him. All glory belongs to Him. Number three, we must understand that true joy in the ministry is giving God all the glory and honor. Kung gusto natin magiging masaya sa paglilingkod sa Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat sa Kanya lang. John 3:27, John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. In the service of the Lord, if we expect recognition or the applause of man, we will surely be disappointed. Kasi darating ang panahon na hindi ka mapapansin. Hindi lahat ng nagagawa natin ay mapapansin. So, if I become a pastor, say for example, kung ako ay nagpastor, expecting that I will earn money, I would fail. At hindi ako magtatagal. If I became a pastor, na ang nasa isip ko ay para ako ay makilala at sisikat, hindi ako magtatagal. But why am I happy even if there is no material gain? Why am I happy serving the Lord even if I use my personal money in the Lord's work? Why am I happy even if there is no applause? Because I am doing the task of pastoring this mission church for the glory of God. Amen. For the glory of God. I have been a preacher and a Sunday school teacher of a great church for 11 years, I think. For 11 years. I tell you, I was never recognized. Kahit yung linggo na itapat sa birthday ko, ni walang bumati sa akin. Ni walang handaan. Ni kahit panggas, walang bigay sa akin. But I am happy doing the preaching and the Sunday school teaching knowing that someday I will receive my reward in heaven. Amen. Because I believe with all my heart that my labor is not in vain. Amen. In the Lord. Ilagay natin sa puso natin yan. Huwag kang memo-reverse. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, tandaan niyo, darating ang panahon, tatayo tayo, lahat tayo sa harapan ng Panginoon. And we believe that there will be rewarding day, that they may receive whatever they have done, sabi sa Bible, whether it be good or bad. We will all stand sa judgment seat ng Panginoon at yung reward doon natin matatanggap. Sabi nga sa Bible, kung tinanggap natin ang reward natin ngayon, hindi na natin matatanggap doon. So tandaan po natin yan, hindi man tayo makilala, hindi man tayo ma-rewardan, sapagkat ang gawain natin ay self-supporting. Wala tayong support na nanggagaling kung saan-saan. Hindi man tayo mas masuklian kung ano man ginagawa natin. But I tell you, in the Bema Judgment, we will receive our reward. Because the Bible says our labor is not in vain in the Lord. The church
The pastor cannot always meet the expectation of all members. Alam niyo po ba na ang isang pastor ay pumilan ang membro, ganoon marami problema? If you do not only know, marami sa inyo may problema. And you do not only know how I absorb everything. How I pray and kneel down every night and every morning praying for you. At that is the ministry that we are doing. The church, I cannot always meet your needs, your expectations. I cannot. I'm just human. Kaya sinasabi ko sa inyo, do not give or huwag kayo masyadong mag-expect sa gawain ng Panginoon, lalo sa pastors. Kasi tao lang din tayo. Baka may inaasahan kayo na hindi gumagawa. Baka may inaasahan tayo na hindi magawa ng church. But if our thinking is doing everything for the glory of God, magiging masaya tayo. Ay hindi tayo mapansin. Galatians 6:14, ang sabi, "But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world." In the same manner that if you as members are expecting recognition or applause of men, you will not last long. Hindi kayo magiging masaya. Hindi kayo magtatagal. Pero kung ang thinking natin, lahat, kumakanta tayo dito, nagpipreach tayo dito, nagbibigay tayo ng tithes and offerings, ang commitments ginagawa natin para sa Panginoon, magiging masaya tayo kasi dito mo pansin. There was an article na nabasa ko, ang title ay How to be Miserable. Tingnan ninyo, magandang punto dito. How to be miserable. It says, this article says, I quote, "Think about yourself, talk about yourself, use I as often as possible, mirror yourself continually in the opinion of others, listen greedily to what people say about you, expect to be appreciated, be suspicious, be jealous of and envious, be sensitive to slights, never forgive a criticism. Trust nobody but yourself. Insist on consideration and respect. Demand agreement with your own views on everything. Sort if people are not grateful to you for favors shown them. Never forget a service you have rendered. Strip your duties if you can. Do as little as possible for others. If you want to be miserable, that is the answer." But of course, walang iba, walang sino sa atin dito na gusto maging miserable. The opposite is to glorify God in everything. 1 Corinthians 10:11, "Whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God." Amen. That is the message of the Bible. Many years ago, isang pastor sa Wales, England, ang pangalan ay Thomas Prada. Noong siya ay malayo sa kanyang church sapagkat may pinuntahan, nagkaroon ng evangelistic ministry na ng campaign sa kanilang church. At in the span of one week, 800 people got saved. 800 people got saved. And he writes back, sumulat siya, nabalitaan niya, sumulat siya. At ito ang bahagi ng kanyang sulat, I quote, "We should all rejoice that the Lord has manifested His Spirit and is moving amongst His people. It does not matter that I was not there. It only matters that the Lord would be glorified." Kung ganyan ang espiritu ng mga gawain ng Panginoon, hindi imposible na ang mga gawain ng Panginoon ay lalago. At hindi imposible na ang mga anak ng Panginoon ay magiging masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Church, this is a reminder to each and every one of us. I believe that all of us want this church to prosper. Amen. I have been telling you that my dream is this church and napakataas. I have been telling you that I see in my dream that this church will
Bring to the Lord thousands of souls. That is my prayer. And if you want that to be realized, kung gusto natin mangyari yan, mga kapatid, ituon natin ang lahat ng pansin, papuri at pasasalamat, hindi sa sarili natin, kundi sa Panginoon. Right. I as pastor, I am telling you now, sinabi ko na noon sa inyo, I don't want this spotlight on me. I don't want. You never heard me preach about requiring you double honor or touch that my anointed. No. Because I am here to do God's will and God's calling. And if you want this church to flourish and to prosper, ang sentro ng lahat ng gagawin natin ay sa Panginoon. We sing here for the glory of God and not to be recognized. Para, nagpapalakpak tayo dito, ha, nakagawian natin, nakapag kami kumanta, nagpapalakpak. We do that in thanksgiving and praise to God. Amen. Hindi para, pagka hindi napalakpak kami, hindi ako napalakpakan. Sino mamurong sa taste ng tamang music? Nandun ang kami ako ng boses ko. Huwag na nun! Naunawaan nyo ba mga kapatid? Yeah. I believe gusto natin na ang church na ito magiging ano to? Magiging malago. But the secret is this, we give God all glory and honor. Yeah. Hindi ka ato nilapit. Si ato nilapit, mawawala, mamamatay ako, mawawala ako dito. Pero kung lahat ay sa pangalan ng Panginoon, mawawala man tayo, this church will prosper at maraming karunuwa ang mailapit natin sa Panginoon. Amen. I challenge you. Will you accept the challenge? Amen. Will you accept the challenge? Amen. Let us do everything, not for self, but for God. Amen. Let us do that. Noong birthday ko, ano sabi ko sa inyo, huwag yung intindihin. Pero, alam nyo, alam nyo naman yung salita ng pag-asama. Kami ni brother, minsan ipukuhin ko ang kaminan kasi may mga churches na alam niya, napuntahan. Sa ibang mga churches, for your information, kapag ka-birthday ng pastor, special day yan. Kapag ka ng birthday ng pastor, talaga naman, may pastor ka sa Manila ko din nagsiselebrate eh. Birthday yan, million ang ginagastos dyan. Pero sa akin, sabi ko nga, I don't want a spotlight on me na always double honor. Sabi nga nung isa, kahit nakabuha ko ng kalukuhan, I still deserve honor kasi may isa pang honor na natitira. Ano ba ganun? If you believe that, that is a cultic doctrine. Yung verse sa Bible na sinasabi, double honor, qualified yun. Kaya ang paniniwala ko ay ganito, ang honor, kahit isang honor lang, yan ay hindi dinidemand. Yan ay hindi hinihingi sa membro. Kung saan gumarating yan. Amen. That is, yan ang gusto kong malaman ninyo mga kapatid ko sa Panginoon. Na lahat ng gagawin natin dito para sa Panginoon. Don't do things for the sake na nakikita ko yan. You will fail. And you will not be happy. Don't do things for the sake na makikita ng class ninyo o katulad kasamang membro. You will fail. That is selfish. Do everything for the glory of God. Amen. And you will be happy. Last verse, Galatians chapter 2 verse 20. Galatians 2:20. Ang sabi, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. Not I. Not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Not I, not Atty. David, but Christ. Sabi ni John the Baptist, he must increase, I must decrease. And that is my word this morning. He must increase, I must decrease.
He must increase, we must decrease. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng applause sa mga ginagawa natin sa Panginoon, unless we have the spirit like that of John the Baptist, which is to exalt God not self, we shall have no joy in the Christian life. Alam niyo ang sekreto ng mga kulto at yung iba, palaging kapag may nagawa ang isang kapatiran, palaging banggitin, i-announce para makuha yung loyalty sa pastor. Kapag ka hindi mo nabanggit, magtatanggo yan. Pero dito mga kapatid, we give honor to whom honor is due. We thank those brethren na ginagamit ng Panginoon. Pero kapag ka hindi natin naalala, nakaligtaan natin o kaya'y hindi na napansin, isipin natin, alam ng Panginoon niya. Yung mga hindi napapansin, hindi nabibigyan ng halaga dahil sa kakulangan o limitasyon ng bawat isa, isipin natin, ang Panginoon alam niya lahat. Let us do everything for the glory of God. You want to be happy in the service of the King? Do it for the glory of God. Don't do it for the sake of the pastor or for the sake of co-members. Do it all for the glory of God and you will be happy. Let us pray. Thank you, Lord, for the message that you have given us this morning. It reminds us, oh God, that the main objective of our service to you is to worship you, to praise you, and to give to you all glory and honor. Thank you, Lord, for the word of John the Baptist, that you must increase, I must decrease. Thank you, Lord. Teach us, O God, to apply this in our Christian lives as your children. Habang lahat ay nakaloko at nakapikit. Tumutugtog ang piano. I don't know, mga kapatid ko, paano nagtrabaho sa inyong puso ang salita ng Panginoon. But if your prayer this morning is this, Lord, teach me to give to you all the glory and honor ng lahat ng ginagawa ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na i-apply sa aking buhay ang mensahe nito. He must increase, I must decrease. Teach me, Lord. If that is your prayer, the altar is open for anybody who wants to come and say, Lord, you must increase, I must decrease. That is your prayer tonight. You must increase, Lord. I am not worthy of any glory and honor. It all belongs to you, my Lord. Use me for your glory and honor. If that is your prayer, just come and pray. At yung mga kapatiran sa inyo na dumadaan sa mga bigatin, problema, troubles, trials, the altar is open. Ilapit natin sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. Po sa inyo ang aking mga kapatid na narito sa harapan at yung mga ibang nalangin na ang desire ng kanilang puso ay itaas ka sa kanilang mga buhay, na ikaw ang makilala sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo po sila, tulungan niyo po kami na sa buhay ito at ang lahat na kami paglilingkod, Panginoon, ay nakatungon sa inyo, Panginoon, pagkasi papurihan. Inilapit ko po sa inyo, Panginoon, ang aking mga kapatiran na dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. O Lord, give them grace and strength and power to overcome. Sapagkat wala kaming magawa, Panginoon, kung hindi mo kami bigyan ng lakas at tibay ng pananampalataya. O God, bless His brethren. Bless everyone present this morning. Bless these families, O Lord.
Bless these fathers who are present today, O God. Tulungan po silang bigyan ng lakas, proteksyon na magtrabaho araw-araw. Bless these mothers, O Lord, who are here this morning. Yes. Na magiging maliwanag na ilaw sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga anak. O God, bless these young people. Mag-uumpisa ang kanilang asok at paghaharap. Bigyan niyo po sila ng kalungan na iiba sa kanilang mga classmates. Iangat niyo po sila, Panginoon, sapagkat sila ay inyong mga anak. Give them wisdom, O God, and protect them from danger of friends na hindi ka rapat dapat na mag-influence sa kanila. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ang iyong pamalang ang nakitataas sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Yes. Sa pangalan ni Jesus, at nagdramin din na dalangin. Amen. Amen. Brother Gerson, please. Amen. Are you blessed this morning? Amen. Amen. Pagbibigay ng ating tithes, offering and donation. And it was our ushers to please come. And Brother Lodilo for our prayer, tithes and offering. Brother Victor and Brother Barman, please. Tayo po dito ngayon. Tayo po sa pagdito ng narangin. Panginoon, nakakaya sa lahat. Pagpuri at nakapasalamat sa mga panginuli na rin dito sa inyong bahay, pambahay ng mga panginuli. Salamat, Panginoon, sa mga pagpuri na rin ng paalala na kailangan namin, Panginoon, sa lahat sa mga panginuli. Pagpuri ng mga panginuli sa mga panginuli. Ngayon ako, Panginoon, pagpuri magbabalik na pinagalog nyo sa akin. Namin makakasama makapagbigay Panginoon sa buhay nito sa provaydan ng kanilang pagkakasaan ng Pang Jesus na sa pagbibigay ng mga kamay. Amen.